gagawin namin video is mamimigay tayo ng mga tiglilimang kilong bigas sa ating 100 kapitbahay. Yes. Binigyan kami ng kapangyarihan ng ating Mother Queen Elsie na mamigay ng bigas dahil nga naniniwala kami na sa mga ganitong panahon is ano, ito yung kailangan natin na since meron nga tayong mga sinusunod na community quarantine, in one way or another, ito yung pinakalis na pwede natin gawin, which is mamigay ng taglilimang kilong bigas. Alam namin mga Bex na itong ipamimigay namin is isa lang maliit na bagay, pero we make sure na ito talaga ibibigay namin is makakatulong sa mga kapitbahay namin. At ayun mga Bex, sulat nga na sinabi ni Limuel, may magbibigay na po dito ng mga ulam, yeah, ng mga canned goods para sa ating mga kababayan at kami na po bahala sa bigas. Yes. Diba? Bago pa man tayo mag-umpisa sa pamimigay ng ating bigas, syempre kailangan namin paalalahanan ang lahat na maghugas tayo ng kamay natin. Yes. Number one, wash your hands. Maghugas tayo ng 20 seconds para germs-free tayo and bacterial-free tayo sa ating mga inahawakan natin kung saan-saan. And mag-alcohol kayo lagi para ma-disinfectant kayo. Yes, at hindi lang din naman para sa sarili natin yan, para sa mahal natin sa buhay. Yes. Tama. Kasi kung safe ka, safe ang pamilya natin, di ba? Right. Mag-umpisa tayo sa sarili natin para maprotektahan natin ang buong komunidad. Yes. Di ba? And as long as wala naman kayong importante or kailangan gawin sa labas, manatili na tayo sa kanya-kanyang tahanan natin para maiwasan natin ang pag-spread ng ating ng virus na kinakaharap natin. Yes. At yun ang pinakamagandang tulong din ng bawat isa. Yes. Yung pag-stay sa bahay. Kasi ang dami natin pwedeng gawin para makatulong sa problemang to. Right. Isa yun sa pagstay at pagsunod sa mga batas natin, di ba? Right. Sabi nga nila, micro effort can have a macro effect. Yes. So, diba? Umpisa natin sa sarili natin. Tama. Huwag po tayong pasaway, huwag matigas yung ulo. Isang buwan lang to. Sana kung ayaw natin ma-extend to, sana ngayon pa lang, di ba? Tama. Pag-igihan na natin ang pagsunod. At yun, stay at home and pray. Di ba? Mag-pray lang tayo. Then. So, yan, dahil sa sitwasyon natin ngayon, medyo mahirap, pero kailangan nating sumunod kasi nga, para din naman to sa atin. Para na din sa kalusugan ng iba, same time for your family. So, ayan mga Bex, ako yung magtutulak ng cart na may bigas. So, excited ako yung magbigay kasi alam namin na matutuwa yung mga kapitbahay namin kasi itong bigas na to is malaki ring tulong para sa kanila. Yes. So, ayan, mag-uumpisa tayo sa mga kapitbahay natin from the right side. Right side ba to? Sana lahat ng barangay ay ganun. Sana sumunod tayo. Huwag po tayong pasaway. Kasi huwag natin bigyan ng matinding trabaho pa yung mga frontliners natin, di ba? Kasi napapagod din po sila. So, makiisa na lang din po tayo dahil hindi lang po kayo yung naapektuhan kundi lahat po tayo. Yes. Di ba? So, isa-isa mamimigay na po kami. Tara na, Joven. Go na, girls! Batch. So, ayan din, babalik po kami para kumuha ng another sako ng mga bigas. Kamusta? Ito, laban lang para sa mga kapitbahay natin, lalaban natin, kahit mabigat. True. So, kamusta, GM? Ayan, it's such a privilege to us na magbigay ng mga ganito. Kaya, very thankful kami kay Kuya Lloyd kasi binigyan niya kami ng pagkakataon ng ganito. Yes. So, thank you so much, Kuya Lloyd. Salamat! Salamat!
maganda sa kaingin kasi na-observe yung social distancing talaga. Yung tao na lessons na sa labas, lesson na sa labas, wala na masyadong tumatambay. Which is good kasi ibig sabihin sumusunod tayo sa mga alituntunin. Ayan. At talaga social distancing din talaga. Oo, right. Mo, ganun talaga. Bantot kasi nili mo. True. Yun din yung kagandaan, hindi na ako masyado naliligo. Wala na mga kaamoy. Ay, eto din, hindi rin pa kapo. Yes. Medyo lapot-lapot na tayo, pero laban lang tayo ng laban. Dahil medyo malapit na tayo patapos, parang meron na lang tayo dong mga 10 sacks. Yes, 10 sacks. May mga 10 sako na lang tayo doon na ilalagay sa karitirya. So, laban lang ng laban, ikot lang tayo dito. Kamusta naman ang quarantine? Ito, namamatay na kami sa gutom. Tumiyapo ko lang gatos, walang daya. Pero paano ba yun? May libre mong gatos, tsuko? Si Mayor daw, meron. Atay mo kay Mayor, bigas muna sa amin. Wala daw gatas. Ang nandun lang dilata. O, oh, eto o. Oh. Buha ka ng bote, dili ang mo. Kaming dalawang sako ng bigas in onting kembot na lang, na-distribute na natin siya sa buong kainin. So, yes, sana na enjoy nila ang 5 kilong bigas ni Mayor. Charot, hindi si Mayor nagbigay na. Ayan, nakapagod, pero at the same time, masaya kasi pag nakita namin binibigyan sila, is natutuwa sila. Nakita namin na nakangiti sila. At masarap magbigay kapag nakatulong ka sa isang tao na nangangailangan din. Kasi ngayon, di ba, parang isa rin to sa mga way para hindi na sila lumabas para bumili sa tindahan. Kasi nga, mas maganda, mas mainam nasa tahanan na lang tayo. So maganda na nakakatulong talaga tayo. Sobrang nakikita ko, na-enjoy ko yung pagngiti nila sa bawat pag-receive ng bigas. So ayun, malapit na tayo matapos. So ayan, tulad ng mga sinabi ng Bayot, malapit na po kami matapos. Yes. Dalawang sako na lang po and tapos na kami. Yes. And successful ang ating, yes, pamimigay. Sobrang saya. Yes. Dahil patapos na tayo at saka ano, tapos na yung pagbibigay natin ng tulong. Yes, thank you so much Queen Elsie sa pagbibigay ng bigas. And yes, muli mga Bex, lahat po tayo may kakayahang tumulong sa bawat isa. Tulad na lang po ng pag-hanitize ng kamay, pag-stay sa bahay, at syempre ang pag-pray. True. Yan, malalagpasan din natin ito mga Dzal. Okay, thank you. Salamat. Ito na nga yung tulong na pwede nating maisagawa dito sa ating mga kapitbahayan. And I hope na kahit sa inyo, sa simpleng paraan is makatulong tayo na wag nang kumalat ang virus at sana is may end na itong crisis na to kasi sobrang hirap po talaga, di ba? And again, reminders lang ulit sa ating lahat. Please stay at home and always wash our hands. And pag ano kayo, aaching kayo, pwedeng magmask kayo or ganun sa may braso nyo para maiwasan yung mga pagtalsik ng mga laway sa mga ano. And social distancing din ang pinakamahalaga. Yes. And dapat well-informed tayo sa mga nangyayari araw-araw. Yes. At ikaw naman, Jove, nag-enjoy ka ba ngayong araw na? Yes, super enjoy ako. And syempre, gusto ko lang sabihin na lagi tayo mag-pray pagdating sa ating kay God na sana matapos itong crisis na to. Ayan, muli, thank you so much po kay Kuya Lloyd sa pagbigay ng ganitong ideya para makatulong tayo sa barangay natin dito sa atin kahit sa simpleng pamamaraan lang. And ugaliin nating gawin yung mga ugaliin nating gawin yung mga simpleng paghugas ng kamay at syempre sa simple ding pagsunod natin sa batas makakatulong tayong hindi mag-spread yung virus. So ayan, thank you rin po pala sa mga frontliners. Yes, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil patuloy po kayong nagagabay, yes, sa amin. Our modern, yes, hero. Yes.
Maraming salamat po. And stay healthy din po sa inyo. Pinagpa-pray po namin ang kagalingan ng bawat isa. Kasi yeah, grabe talaga yung pagsasakripisyon nila sa ating lahat. So ayun, maraming salamat po sa ating lahat. Sa mga medtech, sa nurse, doctors, sa guards, yes, sa mga militar. So ayun, saludo kami sa inyo. Yes. So ayun, wala namang masama kung susunod tayo sa mga simpleng batas dahil para dito sa ating lahat. Hanggang dito na itong video to. Again, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli! Paalam! Take your vitamins!